Saksi ang bayan ng Pikit sa umatikabong bakbakan ng MILF laban sa pamahalaan sa mga nagdaang dekada. Kaya nakagawian na sa mga residente noon ang paulit-ulit na paglikas. Ganitong buhay ang kinagisnan ng pamilya ni na Jimmy. Lumaki kami na biktima ng kaguluhan ng hindi lang kaguluhan ng mga Moro sa Moro, pati yung gulo na dati ng gobyerno at saka sa mga bangsa Moro. Isa yun sa mga rason na hindi kami masyado nakapag-aral ng mabuti dahil dito mismo, dito ako pinanganak, dito kami tumira. So halos gabi-gabi pag mayroong strapping yung armor tank, pag pumutok yan, kami mga Moro, papalabas kami dito sa lugar na ito. Pag-aamin ni Jimmy, maging ang laban sa pagitan ng mga Moro ay naging kalbaryo rin sa kanilang komunidad. Bukod dito ay talamak din noon ang alitan ng pamilyang Moro at Kristiyano. Isa ang kanilang bayan sa naging sentro ng panggugulo ng Iloilo Land Grabbers Association o Ilaga. Para kay Jimmy, ang titulong The Promised Land sa Mindanao dahil sa yamang taglay ng lupa, naging mitsa lamang para kamkamin ang kanilang lupain. Yung mga Moro sa lugar natin dito, kaya sinasabi na may promised land, hindi ibig sabihin na very abundance yung lupa dito. Hindi. Yung promised land, pinapalabas yung mga manggigirang mga bilanggo, yung mga utak pulbura ng mga bilanggo galing sa Luzon at sa Visayas at pinapadala dito na sinasabihan na mayroon kayong lupa pag magkuha ninyong mga lupa ng mga Moro. Sila yung mga leader ng Ilaga, Ilonggo Land Grabbers Association. Kaya nga ang mga Moro ngayon, hindi mo masisi na bakit konting bagay lang, konting ilang metro lang lupa na pinagawan, maggawa na, papunta na sa patayan. Kasi naitanim sa ulo nila na pag alisin sa iyo ang yung lupa mo, karapatan mo, buhay na inalis sa iyo, dapat dipinsahan mo ng todo yan. Issue One-on-One.